gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Basahin po natin at minsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin, magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan Niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The first Sunday after Christmas is always the Feast of the Holy Family. Pinapaalaala sa atin ng simbahan na noong ang Diyos ay naging tao, naging bahagi siya ng isang mag-anak, ng isang pamilya. Ganon kahalaga ang pamilya. Makakapasok lamang tayo sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng pamilya. Ito ay pugad ng buhay. Dito tayo isinilang at dito ang tao na aalagaan at lumalaki tulad din ng anak ng Diyos. At alam natin na hindi rin naging madali ang buhay ng banal na mag-anak. Kailangan nilang ilikas ang bata at maging dayuhan sa Ehipto dahil sa may gustong pumatay sa bata. Tulad ngayon, marami ang gustong pumatay sa bata, kahit na sa tiyan pa lang ng kanyang nanay. Nagkaproblema din ang banal na mag-anak noong nawala si Jesus sa loob ng 3 araw. Sigurado tayo na marami pang problema ang dinaanan ng Holy Family. Paano linalakayanan ang mga ito? Ang isang bukal at pinaghuhugutan ng lakas na mga mag-anak ay ang mag-anak na Kristiyano ay ang pananalig sa Diyos. Ang malakas na pananalig sa Diyos, ang malakas na pananampalataya, ang nagbibigay ng katatagan sa gitna ng problema, maging iyan man ay pandemya. Sa ating unang pagbasa at ikalawang pagbasa ngayong linggo, pinipresenta sa atin ang pananalig ni Abraham. Siya ang itinuturing natin, the father of faith, ama ng pananampalataya. May 3 pagkakataon na pinakita ni Abraham ang dakilang pananalig niya sa Diyos. Naniwala siya sa Diyos noong sinabi ng Diyos na umalis siya sa lugar ng kanyang pamilya sa Haran,
at pumunta sa lugar na ibibigay sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang lugar na yon. At sa totoo lang, namatay siya na dayuhan pa sa lugar ng Kanaan. Pero naniwala siya sa pangako ng Diyos. Matanda na siya at ganun din ang kanyang asawang si Sarah na baog pa. Pero naniwala sila sa pangako ng Diyos na mula sa kanilang dalawa ay magkakaroon ng lahi na kasing dami ng mga bituin at kasing dami ng mga butil lang buhangin sa beach. Kaya nagkaroon sila ng isang anak, si Isaac. Nung si Isaac ay mga 12 taon na, hiniling ng Diyos na ialay ang kanyang anak. Naniwala si Abraham at handang-handa siya na ibigay ang the best niya, ang kaisa-isang anak niya. Talagang si Abraham ay isang tao na buo ang kanyang pananalig sa Diyos. Kaya pinagpala siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Napakarami mga problema ang humaharap sa mga pamilya ngayon. Nawawala na ang kasiguraduhan natin sa buhay. Marami ay nawala na ng hanap buhay. Lahat ay nakakaranas ng kabawasan sa income. Pero hindi na natin alam, parang hindi na natin alam kung saan pupuntang edukasyon ng ating mga anak. Palagi napapanganib ang kalusugan ng pamilya. Kahit nakailan pwede tayong pasukin ng virus. Sa lahat ng mga ito, kumapit tayo sa pananalig sa Diyos. May Diyos na nakakaalam ng lahat. May Diyos na maaasahan kasi mahal niya tayo. Ang tanda na mahal niya tayo at hindi tayo pababayaan ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na maging kapwa natin. Kung naibigay na niya ang kanyang anak, ano pa ba ang hindi niya maibibigay sa atin? Bakit tayo nag-aalangan? Why do we worry? Sana magkaroon tayo ng pananalig ni Abraham. Kumapit tayo ng mahigpit sa Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.